Shout out kay Senator Hontiveros. Hontiveros. O Hot-Hotero. Shout out sa'yo, Senator. Sabi ko, sa mga una kong vlogs, kung sino ang nakaupo at namamahala sa pamahalaan, dapat sundin at galangin. Pero yung mga ganyang pag-uutak, parang nakakabago ng isip. Kailangan pa ba kayong galangin? Mula 10,000 minimum rate na ng isang OFW, kukuhaan nyo pa? Sa halagang 10,000, kukuhaan nyo pa ng 3%? Katarungan dun. Bakit ang mga OFW yung hindi makikinabang ang pinipili nyo para magbayad niyan? Totoong ang bayani kami. Totoong bayani ang mga OFW. Alam mo kung bakit? Ikaw ba naman pirahan ng bongga? Nung walang kaabog-abog? Pipirahan ka ng walang kaabog-abog kasi wala kang laban dahil pag hindi ka nagbigay, hindi ka makakaalis ng bansa. At ano yun? Ang hindi makapagbayad, ma-delay, may penalty na 3% ulit. So total of 6%. Ang kukunin mo sa sahod namin buwan-buwan. What a fuck. Ano to? Hindi nyo ba napalago yung kwento ni Lindsay Lawan? Binitawan ka agad ng mamamayan? Kaya itong pag-ibig naman na sigurado kayo matagal-tagal lang ang gising? Ang ingay? Dahil lahat ng OFW masasaktan? Magtitinda na lang kami ng ice candy sa Pilipinas kaysa kumayod dito buwan-buwan tapos ibibigay sa inyo yung 3%. Pambayad na lang ng kuryente namin, ng tubig namin, ibibigay pa namin sa inyo. Tapos hindi naman namin papakinabangan. Galing mo rin mag-isip, no? Pagkakagastusan, nauuna nyo na iisip yung OFWs. Pero, pag yung bibigyan ng ayuda, hindi nyo kami naiisip. Anong palagay nyo sa amin, kumatain ng pera? Ha? Yun ba yung palagay nyo sa amin, tumatay dito ng pera? Hindi nyo naisip yung mga puyat namin dito? Kahit yung mga nasa barkong malalaki ang sahod. May tax na nga kami sa lahat ng bagay eh. Tax sa airport, tax sa lahat. Tanggalin nyo yung tax namin kasi hindi naman kami nakikinabag sa tax na yan. Kayo din. Wala na kayong makurakot. Di ba? Ang isa sa pinakamalaking may kurakot is PhilHealth. Kasi ang daming nagbabayad ng PhilHealth na hindi naman nakikinabang ng PhilHealth. Eh. 'Di ba? Dapat kung katulad 'yan siguro ng Taiwan. Dito sa Taiwan, ultimo gamot kasama sa health card nila. Ultimo check-up. Kung isinama nyo sa check-up siguro, yung mga kamag-anak naming nasa Pilipinas, yung check-up nila, mapapababa dahil sa PhilHealth. Papayag pa kami. Pero yung tipong, kung hindi ka nalang emergency at yung hindi na malala, yung talagang nakakonfine, di ba? Dapat pag sinabing health benefits at saka PhilHealth, kasama lahat yan, mula ulo hanggang paa, ngipin, dito kasama lahat yun eh. Isa inyo, major lang. Yung mga nakoconfine lang. Yun lang nakakagamit niyan. E paano kami hindi nakakoconfine? Paano hindi yung mga hindi na-confine? E di kagastos pa rin kami ng napakalaki. Anong silbi ng PhilHealth? Ano yan, display? May ID lang kami, okay na? Tapos yung ID pa na binibigay yun sa amin, karton? Na wala pang laminate? Ano na ba itsura ng PhilHealth ngayon?
ng PLL ID. Yung ID na binibigay nyo, hindi nga po pwede yan sa valid ID. Kahit man na pang valid ID yan, hindi. PhilHealth na lang sana yung kukunin namin. Pang valid ID man lang, hindi namin magamit. Sana kung SS kayo eh, na magagamit namin na pension pagdating ng araw, pagtanda namin. Hindi man kami magkasakit, magagamit namin. Eh, iyan. So, kailangan namin magkasakit? Hihilingin namin sa sarili namin magkasakit para naman magamit namin yung pondo at para hindi ko rakutin ng kung sino lang? Kasi pag hindi namin nagamit yan, saan napupunta? Saan mapupunta? Pag walang Pilipinong nagkasakit, pag wala sa amin ang na-confine, saan napupunta yan? Di ba sa inyo? Pondo nyo ko, no? So, marami lang na-confine ng COVID. Paano kung naging katulad tayo ng China pala at saka ng Italy na sandamakmak na hospital at namamatay? Ibig sabihin, mas malaki pa sa 3%? Hindi mo nalang hintayin na lumaki yung pondo nyo? Puro na lang kayo dagdag? Mahirap kayo eh. Imbis na isipin nyo, paano mawawala ng OFW? Na nasa Pilipinas silang dapat? Hindi eh. Yung kay ikahihirap ng ano, ng pamahala, ng tao. Pati kami pinapakailaman yun. 3%? Pambili na lang ng sabon namin yan dito eh. Kukunin nyo pa? Sarap yung saksakin, Lisa Ontiveros. Napakasarap yung saksakin. Yung mga ganitong tao, asa na pag-uutak mo? Hindi na nga makabayad. Lalagpas ng, bibigyan mo pa ng another 3% penalty. Diba, daig mo pa pag-ibig? Sa pag-ibig na lang sana napunta yan para may bahay kami. Sa SS na lang sana napunta yan, pero sa PhilHealth, putang ina nyo, wala naman kami nagagamit dyan. Wala kami magagamit dyan dahil nasa ibang bansa kami. Kung sakali magkasakit yung pamilya namin, kaya namin paggamot yan na wala kayong PhilHealth. Kesa naman magbayad kami ng buwan-buwan na hindi namin alam kung kailan namin magagamit. Mas okay na magbayad kami ng buo sa hospital kesa hintayin namin yung kamag-anak namin magkasakit para lang kayo'y magamit. Huwag na lang. Naku, Lisa Ontivero, shout out sa iyo. Bumaba ka na sa pwesto mo. Pag nalaos na naman kaya itong ano na to, pag-ibig issue, ano na naman kaya i-issue nyo sa sambayanan? Shout out talaga sa iyo, Lisa Ontiveros, at saka sa lahat ng nag-isip nito. Ang tatalino nyo. Sa sobrang katalinuhan nyo, hindi nyo na alam kung paano kumuha ng pera sa tao. Mataas na tax? Mataas sa PhilHealth? Mataas na ano pa? Ano pa? Yung kuryente, tubig? Anong pagtapos ng quarantine? Ano naman ang tataasan nyo? Magkano kaya yung bill namin sa kuryente at sa tubig? Magkano kaya yung bill namin sa telepono? Puro na lang bill yung inaano namin. Ang daming nagpapakamatay. Ang daming nadidepress na OFW dahil sa mga bayarin. Dahil hindi nila alam kung paano pagkakasyahin ang 20,000 pataas nilang sahod kada buwan. Pati mga katulong. Sabihin natin OFW, pero sana yung mga 100,000 pataas nilang ang sahod. Hindi siguro nila masyadong iindahin yun. Diba? Pero kami, yung mga maliliit na tao, 20,000 ang sahod, 30,000 ang sahod. What the fuck, Lisa Ontiveros? Ontiveros, Hot-Hotera. Hot-Hotera of the year. Wala na kayong ano? Wala na kayong maiisip sa OFW? Kami talaga yung naiisip nyo. Putang ina ka. Kami talaga yung naiisip nyong kuhaan ng pera. Hayop kayo. Mga hayop kayo.
Yun lang masasabi ko, mga hayop kayo. Di nyo alam kung anong ginagastos namin. Okay nang wala kaming PhilHealth. OFW, sabi mo nga, di ba? OFW kami. Dollar ang kinikita namin. So, hindi namin kailangan ng PhilHealth para maipagamot ang sarili namin at mga kamag-anak namin. Kaya namin magbayad sa ospital ng buo. At least yun, alam namin kung kailan namin magagamit. Kaysa magbayad kami sa PhilHealth, pagkatapos, hihintayin pa namin magkasakit kami. At pamilya namin. Di ba? Sarap ng saksakin. Sarap ng saksakin talaga. Sarap ng, napakasarap ng saksakin. Kaya kung ako sa'yo, Lisa Ontiveros, bago ka pa saksakin ng mga lahat na ano, OFWO, simula ngayon, ito tandaan mo, simula ngayon, Lisa Ontiveros, nakatatak ka sa amin. Hindi ka na namin iboboto sa susunod na eleksyon. Huwag kang pupunta ng Hong Kong at pupunta ng ibang bansa para mangampanya sa pagdating ng eleksyon. Huwag mong sasabihin na mahal mo ang mga OFW. Kaya tinawag nyo kaming bayani para sumalba sa mga taong walang mahuthot o makurap. Kasi sa amin yung ipinapabayad, pinapasingil nyo sa amin lahat ng, sinisingil nyo sa amin lahat ng ano, ng dapat kayo ang magbayad. Yung mga kinukurap nyo, sa amin nyo kinukuha. Kaya kami tinatawag na bayani, ng bagong bayani. Pucha, dun sa mga taga-Dilawan at dun sa mga binibigay, ginagawa nyong troll, dun yung singiling yung 3% na yan. Total, nakikinabang kayo sa kanila, di ba? O ayan, katulad ni ano, Lensilawan, yung nasa Japan at saka yung nasa Qatar. Dun yung kunin yung 3%. Total, malaki ang kita sa YouTube noon, kaka-video nila. Di ba? Pero wag sa amin. Baka itong mga kumikita sa YouTube para baragin kayo, kunan nyo rin ng 3%. Mga hinayupak talaga kayo, mga wala kayong kwenta. Magsibaba na lang kayo, mga putang ina kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Lisa Ontiveros, sana makarating sa ito. Mga putang ina kayo.